Mahilig ka ba sa Filipino movies at mga teleserye nang galing ng Pilipinas? Sigurado, TFC subscriber ka. Pero ngayon 2018, sulit pa ba to? Tara, pagkwentuhan natin. Hello mga kabayan, kamusta? Welcome po kayo ulit dito sa ating sit-down vlog. Pag-uusapan, ang pagkukwentuhan po natin ay tungkol po sa TFC or the Filipino channel ng ABS-CBN. So, kung di po tayo nagkakamali, ang TFC po ay na-founded noong 1994. Kung 90s, batang 90s po kayo, kamukha ako, madalas po natin napaparoon sa TV, halimbawa sa mga show na Masayang Tanghali Bayan, yung mga noontime show, palagi, Wawawi, or recently, lagi sa mga noontime show, laging may pabate yung mga TFC subscribers. So, nakikita ng mga ganyan na, oh, we're from America, blah, blah, blah. So, mga pabate. So, doon ako naging aware tungkol sa TFC subscription. Kasi nga, nung time na yon nag-isip ng ABS-CBN, dami-daming OFW sa buong mundo. Bakit di tayo gumawa o mag-create ng channel na will cater for the Filipino working abroad? Kasi during that time, di pa uso ang internet technology noon, di pa nung kaganda. Kasi ang ways of communication nila, sulat, telepono, which are long distance, which is napakamahal dati. And nowadays, napakadali ng communications kahit saan ka man. Kasi ang dali lang, basta may internet ka, mabilis ang internet mo, go! Di ka mukha dati, though may internet, mabagal. Kasi dial-up dati ang ginagamit natin. Kasi dati ang kontrata ng mga OFW, 2 years, 3 years, 5 years bago sila makauwi. Imagine, wala ka masyadong communication sa Pilipinas, napakahirap, di ba? So, naisip ng ABS-CBN, bakit di tayo gumawa ng channel na mag-cater sa kanila para di sila masyadong malulungkot. So, and then, 1994, TFC was born. And then, kung di ako nagkakamali, isa sa mga nauna o nag-pioneer sa ganitong klaseng video streaming. So before, TV shows lang ang mga pinapalabas. So eventually, naging pelikula na rin. So kung mahilig kayo sa mga telenovela, teleserye, tsaka mga Filipino movies, pasok kayo. Though, since 2018 na, sulit pa ba ang TFC mo sa 2018? So, kasi nowadays, ang dami ng ways para makapaglibang ang mga Pinoy abroad. Nandiyan ang Netflix, nandiyan ang Amazon Prime, at syempre, YouTube. So, ano ba ang pros and cons ng TFC? Kumpara natin sa mga bagong video streaming services. So, ang Netflix, nagbabayad kami monthly £7.99. So, lagay ko lang dito yung conversion. So, monthly yun. Tapos, kung susumayin mo in 1 year, £95.88. So, again, dito yung conversion. So, same yun ng Amazon Prime. Amazon Prime, so doon sa Netflix na yun, meron kang, pwede mo i-share yung subscription mo up to two screens at the same time. So, kung nanonood ka ng Netflix mo dito sa laptop mo, pwedeng manood sila sa tablet nila o kaya sa telepono nila, pwede yon. Pero sa pinakamurang subscription ng TFC, kung di ako nagkakamali, £75 per year. Isang screen lang pwede, one at a time. Doon, ang kagandahan nun, pwede mo share yun sa mga kamag-anak mo sa Pilipinas kung gusto nilang mag-catch up TV o gusto nilang mapanood yung mga na-miss nilang episode sa ABS-CBN, pwede nilang gawin yun. Kamukha nang sa mother ko, shoutout pala sa mama ko, pag meron siyang nakakalikta ang palabas sa TV, ginagamit niya yung TFC para yung na-miss niyang mga palabas, mapanood niya ulit later on. Tsaka yung isa pa, yung Amazon Prime. Kasi kung isipin mo, pag narinig mo yung Amazon, isipin mo online shopping. Hindi, kasi nowadays
aside from online shopping, pwede ka na rin manood ng show, ng pelikula. Tapos minsan books pa, minsan music, pwede rin. Isang bayad lang 'yon. So £7.99 din per month. Then pwede mo siyang ano, gamitin para magpa-deliver ng mas mabilis kung mukha ko, 'di ba? Mag-order ako ng isang item. Usually 3-4 days it will take para makarating ano, yung in-order mo online. Pero kung Amazon Prime holder ka or member, minsan next day nandiyan na, kaya matagal na yung 2 days. So marami ding benefits yung Amazon Prime. So kung isipin mo, bakit pa natin kailangan ano, ng TFC? Sunod, syempre, YouTube. So although meron lang lumabas na bagong ano, pakulo yung YouTube, si YouTube na pwede ka mag-subscribe, £10 yata per month, YouTube Red kung di ako nagkakamali. So magbabayad ka monthly para pag nanonood ka ng mga video mo sa YouTube, wala lang advertisements na lumilitaw. So yun, may bayad din, pero personally, in-skip ko lang ano, in-skip ko lang advertisement. Pero kung yung iba, di ko ma-skip, okay lang, sige, pagtsagaan natin for 5-10 seconds. Basta mapanood ko lang yung content na gusto kong mapanood online. So, sa YouTube, na-discover ko rin dati na pwede ka rin manood ng pelikulang Pilipino na ina-upload ng mga ibang kababayan natin para ma-enjoy ng mga OFW sa abroad. So, yun, tipid din. Halimbawa ako, minsan nanonood ako ng pelikula ni FTJ sa YouTube. Go lang. Kasi palabas na sa ano, sa YouTube. Hindi ko na kailangan mag-log on, hindi ko na kailangan maghanap. Basta lagi ko lang kulustong pelikula ni FPJ, yun, papalabas na. Kaya minsan nagtataka ako, worth it pa ba ang ano, pagkakaroon ng subscription sa TFC? Kung halimbawa, batang 90s ka kumukha ako, kung ako, di na siya worth it eh. Kasi, ako, di ko na hinahanap yun. Kasi since madali ko lang hanapin sa YouTube o kaya madali ko lang, di ko na hinahanap. Kumbaga napagkalakhan ko na. Although yung TFC kasi preference yun eh. Kasi kalimbawa since 1994 meron pa ng TFC, preference yun eh. Kasi kung nagsimula akong magkaroon ng ano, ng TFC since 1994 nung founded yung TFC, syempre loyal ka na dyan. Kumbaga di mo na ma-imagine na kung wala kang ano, TFC, ano na papanoorin mo, lalo kung nakatira ka sa abroad. Pero kung halimbawa, kung kamukha ako, lately lang akong ano, nag-subscribe sa TFC 3-4 years ago, kung mawawala yung, ano, yung TFC sa akin, okay lang, kasi meron naman alternative na show. Kung prefer mo talaga Filipino ano, Filipino movies tsaka Filipino shows. Kasi kung ako personally, di ko na rin prefer yung ganung classic entertainment kasi alam ba, ano lang yung mga palabas ngayon sa Pilipinas. Di ko na rin siya masyadong ano, preference. So kaya para sa akin, at the end of the day, kung sabi mo kung sulit ba ang TFC subscription mo for the year 2018, nasa sa'yo na yun. Nasa preference mo na yun. Kung talagang diehard Filipino Filipino entertainment lover ka, go! Sige, wala makakapagil sa'yo. Pero ang sa akin lang, sa in my opinion, kung mag-unsubscribe ako sa TFC, okay lang. Hindi siya masyadong kawalan sa akin. Kasi nandiyan naman ang Netflix, nandiyan naman ang Amazon Prime, nandiyan naman ang ano, YouTube. So kung nami-miss ko yung ano, mga Pilipinong palabas, ilagay ko lang sa YouTube yung mga Pilipinong ano, Pilipinong balita, mga Pilipinong show. Basta merong ano, rated K o kaya Kapuso Mo Jessica sa YouTube. Okay na ako. Kasi mga palabas naman at saka yung mga shows at mga pelikula naman sa Pilipinas, di ko rin masyadong trip ever since pa naman yan. Again, kung sa tatanong niyo ako, kung sulit bang TFC ang ngayon 2018 at this day and age, nasa preference po ng tao yun. Pero personally, kahit di ako mag-TFC, carry lang. So yun, kung
Kung palagay niyo natuwa po kayo sa video na to, kaya pa meron kayong comment na gustong ilagay sa baba, pakilagay lang po sa ibaba sa comment section. Tapos kung medyo na-entertain kayo, kung feeling niyo meron kayong natutunan dito sa video na to, paki-like na lang po yung video na to. Paki-hit na rin po yung subscribe button. Tsaka kung halimbawa, meron din kayong mga suggestion na pwede tayong pag-usapan, yung mga topic na pwede tayong pag-usapan, pakilagay na rin po sa comment section. So, dito na po magtatapos yung video natin. So, kita kasi lang po sa susunod dito po sa Life in the UK. Bye! This is the most, for those who...